So guys, welcome back again to our channel. So today, magre-rescue tayo ng snake plant. So yes, bakit snake plant? Ire-rescue pa? So ayan guys, kasi itong snake plant nakalagayan sa loob ng bahay. So indoor ito. So ayan, and since indoor siya, yung kapatid ko, nawili siya na hindi ko alam na nagdidiligpas lang siya na araw-araw. So ayan ang nangyari. Ayan oh. Overwater talaga kasi ayan guys lanta. So hindi lang yan ang akin ang aking ano pa yung starfish yung ano ko na yung pagganun tawag nito basta yung snake plant ko din na starfish yun wala din, nalusaw lang din siya. So, since pagdating niya dito sa bahay, after 3 days lang, nalusaw na yung mga snake plant ko. So, ayan. So, ito, kailangan lang din ng repotting kasi before, isang mahabat lang to eh. Nilagay ko dito para magtubo siya ulit ng panibago mag-anak. Ayan, ito na yung mga anak niya. Ayan, so, kailangan ito ng repotting. While naman ito, snake plant na naman. Ayan, ito naman kasi totally dried out. Ayan, ayan, over water. And then ito is totally dried out kasi napulot ko lang doon sa kapitbahay kasi nagpagawa sila ng, nagpa-renovate sila ng bahay nila doon sa dulo. Ayan, nakalagay lang doon sa sulok. And then, daan nung nakarang araw, ano yan eh, puro punuto ng ano eh, ng semento. Ayan, kasi nahulugan siya ng semento since nagpagawa sila doon ng extension sa bubong at sa pader. Ayan na, ayan na nangyari. So, naawa naman ako, nakalagay lang doon. So, sabi ko baka tuluyan na siyang mamatay. Siguro mga isang buwan din. Ayan. And then, nung diniligan ko siya na dinala ko sa bahay, after 3 days, umuki-uki siya. Kasi nung nakaraan talagang wala na to eh. Alam mo yung parang tuyong-tuyo na. Ayan. Thanks God at kahit papano bumalik-balik na yung sigla, itsura nitong halaman na to. Pero tignan nyo naman. Ayan o. Oh. Diba? Semento to eh. Ayan guys. Oh, semento. Ayan. So, ayan. Kaya hindi ko muna siya niripat agad. Pinabalik ko lang muna yung sigla ng snake plant na to. Diba? Ang ganda pa naman nyo. Saka ko bago i-re-repot. So, ayan guys. At, ito din, ang lupa, may ano na yan eh. Yung lupa ko ng snake plant sa indoor. Ayan lang siya. Pero, kasi sa snake plant ko sa indoor, once a month ako nagdidilig, hindi naman sila na ano. Ayan lang. Siguro mga dalawang beses, tatlong beses lang na diligan ng kapatid ko. Yan na yung itsura. So, ito naman. Meron ako dito lupa. Ayan. Yung parang clay. Yung yellow na lupa. Ayan. So, ito ang mas nababagay kasi sa snake plant. Kasi, mabilis kasi matuyo itong klaseng lupa na to eh. Ayan. Parang yung clay-like na soil. So, ayan. So, ipopulverize ko na lang yan. And then, siguro yung lupa nun, ihahalo ka na lang dito. And then, ito, ire-repot ko siya dito. So, ayan guys. So, ayan, samahan nyo ko na i-repot ito. Ire-rescue natin sila. Para sa susunod na araw, makarecover sila at gaganda sila ulit. Ayan guys, mas maganda yung pot mo is merong enough hole. Yan, para mas mabilis lumabas yung tubig at hindi din magsistay sa lupa, which is na magkoko siya ng root rot doon sa snake plant. So, ayan guys, so meron siya dito. Oh, 8 butas na malalaki. So, para to be sure na mas mabilis bumaba yung tubig at hindi din magsistay. Ayan, para hindi na natin siya ma-overwater. So, ayan guys. So,
ayan guys, maglalagay ka muna ng, ayan lang, konting lupa sa baba. And then, ayan, ilalagay na natin itong snake plant. Ayan, itong snake plant ang sa lahat ng halaman ang hindi maselan sa soil mix or potting mix or yung medium, okay lang kahit ano. Basta, wag na wag mo lang siyang i-overwater. So, yung sa snake plant, mas maganda siya na nakadirect siya sa soil or nakatanim lang siya sa lupa, hindi siya potted. Kasi kahit ulanan man siya, lagi hindi siya mabubulok kasi mas mabilis matuyo ang ano po, yung sa lupa lang na nakatanim. So, ayan na siya guys, ang muna. Ayan, sobrang haba siya eh. Saka ko na siya ititrim. Ayan ang muna. And then, ito din. Ito, konti yung ano niya eh. So, ayan guys, oh. Wait lang at dadagdagan ko yung butas. Ayan guys, marami na siyang butas. Ayan guys, oh, meron siya mga semento dito sa in between ng dahon. Ayan. Ipapagpag natin para mawala. Matanggal yan dun. Ayan. So, ayan, oh, diba? Grabe yung damage ng snake plant. At gaganda din siya kalaunan. Ayan guys, oh, yung nakaraan na ito lang yon, kaputol nito. Ayan o, oh, meron na siyang tumubo dito at nag-anak na din. And same dito din. At ayan na. Ayan, diba? So, yun lang yon. At least, successful yung propagation ko naman ito. Actually, nahingi lang to ng asawa ko yung ganyan na putol. And then, sabi ko, sige, tusok na nga lang. Ayun, tumubo naman siya. Guys, yan, nakasave pa tayo, narescue natin yung mga snake plant, nakapagpropagate pa tayo. Ayan, so sana tumuloy-tuloy na yan para maparami ko yan. So ayan guys, ligpitin ko na lang and I'll be back. Ito na guys, ang ating narescue snake plant.
So, ayan o. Diba? So, spray lang natin siya konti para moist, ano lang, may konting masagap lang sila na moist. Ayan, or tubig. Pero hindi natin yan dadamihan. Ayan. And then, ito din. So, yun lang guys. Konti lang. Sa taas lang na part ng soil nila. So, yun guys. Yan, konting tubig lang para may masagap lang sila na moisture and then para magbilis makarecover at magugat. Pero hindi natin sila muna titiligan. Siguro mga a week. Ayan. So, antayin na lang natin sila na maging okay and stable na ulit. So, i-update ko kayo dito. Soon. So, I think that's it, guys. So, ayan. Like this video if you find it helpful. And then, kasi na-rescue natin ang snake plants. And share. And, of course, subscribe to my channel. And see you soon. Bye!